At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Hidbon, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nagtaka ang mga kapitbahay nila, Melay, kung sino ang babaeng nakikita nila na dumadaan at nanggagaling sa bahay nila. At ikinagulat din yun ang kanyang ina nang nagiging malapit na siya kay Lay. Dahil sa anyo niya, nagawa niyang magipaglapit. At minsan sa kanyang silid, nakita ng ina ang magandang babae at tinanong niya at napagkamalan pang ibang tao. At nang sinabi ni Melay na siya yun, ay igungkod na sana niya si Melay. Pero nahulog sa ulo ni Melay ang headpan at doon na siya naniwala na si Melay kayo. At balak pang isali ng ina ni Melay, si Melay sa beauty contest at gamitin niya ang headband. Pero ayaw ni Melay. Ah. Anak, pumayag ka na sa gusto kong mangyari. Eh marami namang paraan eh kung gugustuhin mo. Anak mo ko, tapos pag nag-headband ako, oh, paano yan pag naalis bigla sa ulo ko? Paano na, inay? Ay, nako, walang problema. Di isuot mo ulit ang headband. Nay naman eh, pag na, ayoko. Sige na, anak. Sasabihin ko naman na pag nahulog yung headband, tatanungin nila sa akin kung sino ka. Isasabihin ko na pamangkin kita at hindi kita, anak. Yun lang ang alam kong paraan. Kung sakaling magtanong ang mga tao sa akin, basta, isuot mo yung headband na yan para gaganda ka kung sakaling sasali ka sa beauty contest. Sige na anak, dahil may magic ang headband na yan. Ako naman ang inay talaga. Oo anak, oo. Maaari kitang i-contest. Basta suot-suot mo lagi ang headband na yan, okay? Ayoko nga. Wala akong kahihilig-hilig dyan kahit pa gumanda pa ako. Isa pa, inay, hindi ko deserve yan, no? Susubukan lang naman natin, anak eh. Sige na. Naku, talagang hindi ko lubos maisip kung anong gagawin ko kapag gawin natin yan. Pag isinuot ko lang ito, saka ako gumaganda. Eh, inay, anak mo ko, paano mo sasabihin sa mga tao na yung maganda? Ay, alam mo naman, dahil lang dito sa headband, ang alam ng lahat ng tao dito sa atin eh, ang anak mo eh, ganitong itsura, pangit. O sige nga, mahirap ipaliwanag sa mga tao. Anak, madali lang yan. Sasabihin ko na kamag-anak kita. Eh sige na anak, ang importante, matutupad na ang mga pangarap ko sa buhay na maging beauty queen ang aking anak. Oh, sige anak ah, ito. Ito ang ating suerte. Maniwala ka sa akin. Itong headband na to ang ating suerte. Sige na, pumayag ka na sa gusto kong mangyari. Inay, ewan ko. Hirap magdesisyon eh. Pag-iisipan ko pang mabuti. Kaya huwag kayong mag-alala, inay. Piolo? Eh, bakit ba? Ang tagal na ka mong hindi ka nagpakita rito.
Saan ka man nagpunta? Alam mo ba, sa tuwing kausap ko si Aileen, eh, tinatanong kita. Wala man lang siyang maisakot sa akin. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Andito lang naman ako eh. Kaibigan mo naman ako, di ba? Kasi... wala! Wala akong problema. Wala talaga. Di nga. Wala ba talaga? Anong problema? Tingnan mo naman ako, masaya ako eh. Kasi ako, meron eh. Teka. Ikaw ang nagtatanong sa akin, tapos ikaw ang may problema? Ano naman yan? Huwag na. Makakahiya eh. Ito naman, nahiya pa. Parang di tayo magkaibigan sa lagay na yan eh. Ano pa yun? Sige na, ikwento mo sa akin kasi, at sabihin mo. Nilay, ganito yun. May nakilala kong babae. Sabi naman niya, magaan ang loob niya sa akin. At ako rin, magaan din ang loob ko sa kanya. Kaya lang, kung namang mahalata niya, baka kasi sabihin niya na ma-feeling naman ako. At press kong press ko. Ano? Ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Ha? Ano kaya? Kung yayain mo siya na mamasyal, manood ng sine, lumabas, punta kayo sa tabing dagat, punta kayo sa mall, magsine. O kaya, pag niyaya kang lumabas, huwag ka nang mahiya. Sumama ka kaagad. At saka sabihin mo sa kanya na in love ka sa kanya. Na type mo siya, na mahal mo siya, type mo siya, ganun. Basta, bahala na. Tiyempo na lang ako. May itsura ba ang babaeng yun? Maganda ba? Oo nga eh. Ang ganda niya. At naku, super ganda at sexy. Alam mo, sa ganda niya talagang nabighani ako eh. Walang kasing ganda. Ha? Ganun? As in talagang maganda? Walang tatalo? Oo, maganda at mabait pa. Wala siyang katulad. Kung alam mo lang, ako yun. Ay, kinikilig ako. Uy, bakit ganyan naman ang reaction mo? Ha? Wala. May naalala lang ako. Asan na kaya yung headband ni Belay? Nako, kukunin ko yun. At itra-try ko nga. Para bumata din ako. Ayun si Belay. Ngayon, tulog na tulog siya. Hindi niya namalayan ang pagpasok ko dito sa silid niya. Ito yung headband. Itra-try ko nga ikaw. Ay nako, babata ako muli nito. Ayan, isusuot ko na ang headband, ilalagay ko na sa aking ulo. Tingnan ko nga kung talagang babata ako. Teka. Bakit ganito? Wala! Mukha ko pa rin ang nakikita ko. Hindi naman ako bumabata. Abisit! Akala ko pag naisuot ko ang headband na to, babata ako. Hindi naman. Sabi ni Melay, may magic ang headband na to. Bakit hindi ako napabata nito? Nakakainis. Alisin ko lang. Nakakaasar talaga ang headband na to. Makalabas na nga dito sa kwarto ni Melay. Bisit! Hi, Melay. Kumusta?
Okay lang, Piolo. Ah, kasi may sasabihin ako eh. Kasi ngayon, birthday ko eh. Ha? Totoo? Birthday mo? Oo, birthday ko ngayon. Kaya ang ganda-ganda ko. Pasura ako ngayon, oh. Talaga, tingnan mo. Okay, happy birthday sa'yo. Ah, thank you, Piolo. Piolo, kasi alam ko pangit ito kasing kuhan itsura ko. Teka sandali. Ano yun? Kasi nababaitan ako sa'yo eh. Pwedeng ano kasi? Sige na, ano na? Ano ba yun? Sabihin mo. Pwede mo ba akong samahan na mag-celebrate? Pwede. Kaya lang, alam mo na, nahihiya ako. Kasi customer ka namin dito. At isa pa, hindi magandang tina na nakikipag-close ako. At isa pa, nakakahiya sa mga makakakita sa atin, di ba? Hindi. Okay lang. Okay lang talaga. Please, samahan mo ko. Okay, sige. Talaga? Sasamahan mo ko? Yay! Thank you! You're welcome. Sorry. Happy lang ako. Sorry, nakakahiya. Walang problema. Okay lang yan. Sorry ulit. Mamaya, ha? Sige. OMG. Pinagbigyan niya ako. Ay, talaga. Nasa heaven ako. Pinagbigyan niya ako na makasama ko talaga siya. Piolo, salamat ha. Ang saya ko talaga. Pinasaya mo talaga ako ngayon. Okay lang yan. Wala yun. Napasaya mo talaga ang birthday ko. Thank you talaga ha. medyo dumidilim na. Hindi ka ba inaanap sa inyo? Naku, hindi. Alam mo, gusto pa mamasyal. Halika. Sigurado ka? Alam mo, medyo delikado ng oras eh. Hadid na kita. Gabi na. Wala ka pa palang dalang sasakyan. Ay, okay lang ako. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Maraming masasakyan dyan na papunta doon sa amin. Alam mo kasi, istrikto yung mga parents ko eh. Sigurado ka ba? Oo. Okay lang. Kaya huwag kang nang mag-alala. Safe ako pag uuwi ako. Wala ka bang sasabihin sa akin? Ha? Wala. Bakit? Meron ba dapat? Wala. Wala, Piolo. Lika na. Tara. Salamat ulit, ha? Ako, ang saya-saya ko talaga. Di ko maintindihan ang nararamdaman ko. Basta ng alam ko, ang saya-saya ko. At nakasama ko siya. Kaya lang, napaka-torpe naman niya. Wala man lang sinabi sa akin. Ay, kailan kaya niya sasabi sa akin na mahal din niya ako? Kailan? Makatulog na nga. Sumasakit din ang pa ko sa kalalakad kanina. Ay, kung di lang kita mahal, Piolo, di ako maglalakad ng malayo. Tiis lang, dahil pagmamahal talaga ito. Hi!
Ay, naku, Arlene. Ang saya ko talaga. Oo nga, eh, napansin ko din. Iba ang ningning na mamata mo. Pati ngiti mo. Bakit ba? Anong rason? Nagayuma mo na ba yung lalaki dyan sa coffee shop? Nasabi mo na ba sa kanya na mahal mo siya? Na patay na patay ka sa kanya? Sira, malapit na. O sige, at maglilinis na ko doon sa ladies room. O sige, pag-igihan mo ha. Sige, iwan na kita. Ay, naku, sigurado. Ang dami-dami na namang basura dito sa ladies room. Mga tao naman, may basurahan, di alam gamitin. Di alam magtapon ng sarili nilang dumi. Kailan kaya magiging malinis ito? Kahit na anong gawin mong linis, marmi pa rin. Pati ihin nila, di naman lang i-flush. I-flush ko na nga. Tapos, magwawalis ako dito. Hi, miss. Oh, ha? Ikaw? Natatandaan mo pa ba ako? Ha? Oh, ikaw? Ikaw yung... May itatanong sana ako sa'yo eh. Eh, kung may nakita ka bang isang supo dito na may lamang headband? Dito ko lang kasi naiwan yun eh. Headband? Headband? Kasi ma'am... wala! Wala po! Ang dami kasing tao ang pumapasok dito. Kaya di ko po alam na may naiwan pala kayo dito. Wala ko talaga. Wala akong nakita. Huwag po kayong mag-alama. Pag nakita ko, isosoli ko po sa inyo. Ganun ba? Sige. Opo. Wala po talaga eh. Anong gagawin ko ngayon? Ano? Paano ba ito? Hinahanap na talaga ng may-ari yung headband. Anong sasabihin ko? Ay, OMG! Nagsinungaling pa ako sa kanya. Ano kayang mangyayari? Kasi nagsinungaling ako sa kanya. Pero alam ko, alam niya na nagsinungaling ako. Sana naman, walang epekto yun kung ganun ang ginawa ko. Pero, ano kayang mangyayari? Kung isusot ko itong headband, eh hinahanap na niya. Anong gagawin ko? Ano kaya ang magiging epekto ng pagsisinungaling ni Milay? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod at huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Headband, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.